Boom. 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 Calling out Mayday. Hello guys, kumusta? Ako to si JFG. At today, ngayong araw, tuturuan ko naman kayo kung paano natin mapapaganda yung performance ng phone ninyo, lalo na pag naglalaro kayo ng mga heavy games katulad nitong PUBG, Call of Duty, Mobile Legends, at Wild Rift. So alam naman natin, yung mga gantong klaseng games is kailangan talaga maganda yung FPS mo kasi konting lag lang, napakalaki ng pwedeng magbago. Like for example, sa Mobile Legends, naglag ka lang ng konti, pwedeng hindi tumama yung skills mo. Dito naman sa PUBG at Call of Duty, pwedeng pag naglag ka lang ng konti, is hindi mo mababaril ng tama yung kalaban mo. At syempre, sino ba namang may ayaw ng mas magandang performance sa phone nila, diba? Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ano ba yung mga magagandang settings or ano ba yung mga pwedeng gawin para gumanda yung performance ng phone mo. Pero bago yun, pakita ko muna sa inyo na yung gamit ko mismo is yung device ko o yung Realme 5. So dito guys, makikita ninyo, ongoing pa na nag-i-screen recording yung device. At ang gamit ko dito, yung built-in screen recorder lang. Hindi to MobiZen or hindi kahit kung anong-anong screen recorder. So built-in screen recorder lang to. Pero as you can see guys, hindi ako naglalag. So ganun to kaganda. Ganun kaganda yung gagawin nating settings. So pinakaunang step kung gusto ninyo mapaganda yung performance ng device ninyo. Ito actually more on common sense lang to. So kailangan maklear muna natin yung RAM mo. Kasi usually pag madaming naka-open, like ito for example, nag-edit ako, may ka-chat pa ako, naka-open yung Chrome. Dami kong ginagawa. So pag once na naglaro ako, pag madaming naka-open, so maglalag talaga yun kasi kinakain yung RAM. So ang gamitin nyo na lang yung built-in na lang na RAM cleaner ninyo. So usually karamihan naman ng device, karamihan naman ng phone may built-in naman na RAM cleaner. So makikita nyo yung RAM ko lang is 976 MB, so hindi man lang umabot ng 1 GB, diba? So may hirapan talaga yan. Kaya ang ginagawa ko usually after kong i-clean yung RAM, pupunta muna ako dito. So may mga built-in cleaner din naman yung phone, so gamitin ninyo yan, yung built-in cleaner. Hindi nyo naman kailangan mag-download pa ng mga cleaner kasi minsan nagpapabigat pa yun eh. Diba? Yun yung pag-uusapan natin mamaya. So, for example, ito sa akin. Pag pinuntahan ko yung app data, meron ako ditong malalaking cache. And ang ginagawa ko, kiniklean ko lang yan. Kasi minsan nakakapag-dagdag din yan sa bigat eh. So, minsan umaabot din yan. Pag matagal kong ginagamit yung phone, umaabot yan ng 300 MB, 500 MB. Minsan nga umaabot pa yan ng 1 gig yung kailangan linisin. Yun yung mga parang dumi ng phone mo. Eh, nakakapagpadagdag siya ng bigat. Tapos ito guys, pangatlong tip ko sa inyo. Huwag na kayo mag-download ng mga cleaner. Diba? Yun yung mga cleaner. Hindi ko naman sinasabing hindi siya effective. Yun nga lang guys, pag nag-download kasi kayo ng mga ganito, okay naman siya kung okay din, kung mataas din yung RAM, mataas din yung gig ng phone ninyo. Pero kung wari yung sa akin, mababa na nga yung RAM, mababa pa yung gig. Dadagdagan ko pa ng gumagana sa background apps. So nakakadagdag kasi to. For example, ito yung mga Nox Cleaner, yung Avast. Pag in-install ko to, tatakbo siya sa background ng phone ko. So meaning habang naglalaro ako, tapos nagra-run pa yung mga to sa background, lalong naglalag. So ang ginagawa, maganda gawin mo na lang, gamitin mo na lang yung mga built-in na cleaner, built-in na RAM booster mismo sa device mo. Okay? Tapos panghuli sa lahat, ito yung pinakamahalaga. Ito yung huwag ma-skip. Punta ka na settings, tapos i-on natin yung developer options. Okay, so currently, ako ang gamit ko ngayon is yung Realme 5. Meron akong Snapdragon 665. Makikita nyo guys, yung total storage ko na lang is 5.85 GB. So parang 5 GB na lang yung available na storage ko. Yung RAM ko, 3 GB lang. And currently, naka-Android 10 ako. So, aminin ko sa inyo guys, nung Android 9 yung gamit ko, naka-Color OS ako, kahit anong games yung ipatakbo ko, kahit nga yung Asphalt 9, nararun ko siya ng okay naman. Yun nga lang, hindi naman na-generate lahat ng graphics, pero yung high settings, napapatakbo ko pero naglalag ng konti. Yun nga lang guys, mula nung nag-Android 10 ako, wala na. Kahit anong laruin ko, naglalag. Wild Rift, naglalag. Mobile Legends, naglalag. Call of Duty, PUBG, lahat naglalag. So, lagi kong kailangan gamitin yung developer options mula nung nag-upgrade ako. So, hindi ko na lang din downgrade kasi tinatamad ulit ako. Diba?
Pero yun guys, ang gagawin natin, tuturuan ko kayo anong ginagawa kong settings para kahit ganito yung nangyayari sa device ko, nakakapaglaro ako ng mabibigat na games. So una, punta ka dito sa About Phone. So magkakaiba tayo ng ano, ng settings, pero usually lahat naman siguro may About Phone. So once na nandito ka na sa About Phone, hanapin mo dito yung version or yung build number. Minsan sa ibang phone kasi makikita nyo na agad na meron doon option na build number. So click nyo lang yun, tap nyo lang ng 7 times hanggang pumasok kayo sa developer options. Pero sa akin kasi hindi ko na mapupuntahan yung ano, yung may password, kasi after mong pindutin to ng 7 times may lalabas dapat na password. Pero dahil developer na ako, hindi ko na kailangan yun. So back na tayo. Hanapin nyo na lang sa settings ninyo yung developer options. Kasi sa akin kasi, bago ako pumunta ng developer options, meron ako ditong settings, additional settings I mean. Pero sa iba kasi, hindi nyo agad nakikita. So medyo nakatago-tago pa siya. So pag ganun yung nangyari, search nyo na lang siya dito sa settings nyo. So, punta kayo dito sa search bar ng settings ninyo, tapos search nyo na lang developer options. Usually naman lalabas naman na yun agad. Ito lang yung in case na hindi mo alam kung saan nakalagay yung developer options. So once na nandito ka na guys sa developer options, ang gagawin lang natin, hanapin nyo lang dito yung ano, yung game driver preferences. Kasi actually nag-upload ako before, madami nagsasabi, madami nagko-comment, hindi daw lahat ng device nila may game driver preferences. Kaya dito sa video na to, hindi ko gagamitin yung game driver preferences para at least pangmasa, pangkaramihan. Okay? Ang gagawin lang natin dito guys, ang i-enable lang natin dito. Ito yung mga window animation scale, transition animation scale, animator, duration scale. Hindi ko na rin yan babaguhin. As you can see, nilagay ko lang siya sa 1 times. Pero kung gusto mo talaga mas smooth yung experience mo sa phone mo, pwede mo yung babaan. Okay? May video ako, ilalagay ko sa taas para makita ninyo anong ginawa ko dating settings. Yun kompleto. Pero yung ngayon kasi pag-uusapan natin for mga gamers lang. Okay? So ang hahanapin nyo lang dito guys yung ito, disable HW overlays. Okay? Yan yung kailangan nyo lang i-turn on. Yung force 4 times MSAA, effective to, maganda to kung maganda rin yung phone mo kasi i-generate niya na mas maganda yung graphics ng phone mo. Pero kung low end yung device mo tapos nag-generate pa ng mas malupit na graphics, so ano mangyari? Maglalag lalo yung phone mo. Okay, ito naman disable HW overlays. So parang babawasan nyo ng konti yung nag-generate na graphics ng phone mo. Kaya okay to. Okay, tapos ang i-on mo din dito, ito yung background process limit. Yan, nasa baba yan. Ito. So ito guys, may pros and cons to. May negative and positive side. Ako kasi nilalagay ko siya sa no background processes. So pag-usapan muna natin ano yung negative pag inon mo tong no background processes. Ang negative dito, pag naka-on yung no background processes, once na may na-close ka na application, magre-restart siya ulit. So for example, naglalaro ka ng Mobile Legends, tapos accidentally napindot mo yung home button, ang mangyayari, wala na yun. Pag binalikan mo yung Mobile Legends, magre-restart ulit siya mula sa pinakasimula. Okay? Pero pag ito naman, ang maganda dito, ang positive side dito, pag naka-on yung no background processes, walang ibang tumatakbo sa background. As in, zero. Walang naka-on. Nawawala yung messenger mo, nawawala yung settings, wala lahat. So, ibig sabihin, yung RAM mo, ang pinapatakbo lang kung ano yung currently na ginagawa mo. For example, naglalaro ka ng Call of Duty. Yun lang yung ginagawa ng phone mo. Naglalaro lang talaga ng Call of Duty. Walang ibang kinakain yung RAM. Okay? Tapos ito guys, yung don't keep activities. Yan, sorry, napindot ko lang yun. Ito guys, yung don't keep activities, i-turn on nyo lang din yan. So don't keep activities plus no background process limit. Yan yung mga pwede mong gawin. Okay? After yan guys, makikita nyo. Medyo mukha lang naman, parang magkakaroon kayo ng illusion na parang naglalag yung phone ninyo. Lalo na pag pinipindot nyo yung home button. Kasi nga, naka-enable yung don't keep activities saka yung no background processes. So medyo may feeling lang kayo na parang lagi yung phone nyo, pero actually hindi siya naglalag. Okay, ngayon guys, once na naglaro kayo ng mobile games, I assure you na mas magiging mas smooth siya, mas magiging mas maganda yung gameplay experience ninyo. Okay, so yun lang guys, once may natutunan ka, like, comment, and subscribe.
share mo na rin ito sa mga friends mo, sa kaibigan mo na naglalag yung phone nila para at least hindi naman sila nakakaawa na, di ba? Kasi nahihirapan sila maglaro. Pero pwede rin namang hindi mo i-share sa kanila para at least, di ba? Mahirapan sila maglaro, lagi sila naglalag. So, yun lang guys. Ingat kayo palagi. Maraming salamat.